Good morning, guys. So, nandito pa kami sa labas. It's 8 a.m. in the morning. Kakahatid lang namin sa mga bata. Ayan, tahanin muna. Ayan, tour ko kayo. Makita ko to sa inyo. Itong mga bike na nandito. Na-amaze kasi ako, guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung bike na yan. Ayan, example ng bike na yan. Ayan, diba nakatumba siya dyan. Tapos dun, madami pa yung mga bike ng estudyante. And yung iba naman, yan, nakalock siya. Ito, ito hindi. Hindi siya nakalock. Ah, yan, nakalock pala siya. Tapos ayun. Pero mostly, yung iba wala, wala talagang lock. Iniiwan lang nila, especially mga estudyante. Ayan, alam nyo ba na iiwan niya dyan ng 24 hours, hindi siya mawawala or walang kukuha niya. Ganyan ka safe dito. Kahit na yung mga kickboards or kahit na anong mga bagay-bagay gamit. Halimbawa may maiwan kang something dyan sa table. Siguro mga 1% lang yung chance na may kukuha pero mostly wala talaga. Kasi takot yung mga tao dito na kumuha ng mga bagay na hindi sa kanila. Na-experience ko, naiwan ko yung card ko sa ganun, yung table, ganyan. Kasama ng aking mini bag. So, nasa loob nun ay lipstick, tsaka yung card bus. Tapos, after few hours ko pa na-realize na wala na nga yung mini pouch ko. Tapos, nung pagbalik ko, nandun pa rin siya. So, ganun ka-safe dito. Minsan, meron din namang mga nangunguha, pero sobrang liit lang ng chance na may kumuha ng gamit mo. I mean, may kumuhang iba. Kasi nga, takot sila dito. Unang-una, yung CCTVs dito ay kung saan-saan. Kahit saan, merong CCTV. So, once na may mawala ka dito, madali mo siyang matitrace. Lalo na yung cards. Pag halimbawa, nahulog mo yung card mo, tapos may gumamit, mabilis mong matitrace. Pumunta ka lang ng bank or tumawag ka lang. Tapos, makikita agad nila yung mga transactions. Tapos, magte-trace nila kung saan huling ginamit, kung sino yung gumamit, kasi nga merong mga CCTV. Same lang din naman sa mga gamit. Halimbawa, naiwan mo yung phone mo sa park or dito. Pag may kumuha, makikita nila kasi maraming mga CCTV. So, ayan, sa atin, diba, iwan mo lang yung isang bagay sa may labas ng gate ng bahay mo. Halimbawa, yung bike, tapos hindi mo na-lock. Automatic, mga hindi pa abuti ng mga 30 minutes lang. Mawawala na yung bike. Diba sa atin? Diyos ko, ang hirap magtiwala. Yung tipong kahit na kapitbahay mo, pag-iinteresan yung mga gamit mo. So, yun. Madaming mga ganon sa atin. Ito, tingnan nyo. Itong katabi ko. Pag iniwan ko to dito ng mga 24 hours, pagbalik ko, nandito pa rin to, guys. Hindi siya mawawala. Right, honey? Right? Am I correct? Huh? Left. Right. Majaya? Majaya. Ouch! Why did you... I said the Majaya. You know what I'm talking about. I'm telling them about the things, the lost thing here in Korea. Like for 30 minutes or maybe 1 hour. Kidding. What? In 5 minutes. 5 minutes. And like you, if I put you here for 24 hours, somebody will take me. No. Someone will take me. Oh, really? Are you that confident? In 1 minute. In 1 minute, they will take me. Oh, really? Hindi ko lang sure. Maybe 1 second. Char. Oh my God! No! Oh. So, buburautin ko yung asawa ko dahil nakalimutan ko yung aking wallet. Ayain ko siyang bumili ng tinapay. Honey, are you sure? Did you... What's my key? Key? Can you pay with that? Huh? My goodness. Tomorrow or pare bucket? Something delicious. Something delicious. What you're telling?
delicious bread. Which one do you like more? Cream. Cheese and cream. Why? Will you buy me? Will you? I will not buy you. Why? Why? You're already mine. Wow! I will sell you. Do you think somebody will buy? Really? How much? I have to pay more. Why? I have to give money together with you to the person. Did you get ready in the dark or something? Because you look like a beautiful man. Oh, honey, the inside of this bird. Where? Don't you know? What are you talking about? It's outside. It's mirror there. Just wish she knew. Morning coffee shop. That's just like you. I miss you, I die. Has lots of benefits, right? Oh my god, let's go, honey. They will catch us. Let's go. Bahay na tayo, guys. So, ayan, ito na yung tinapay na nabili ko kanina. So, yung iba kinain na ng asawa ko. So, wala silang masyadong bagong luto. Siguro sobrang aga pa kasi. Pero alas 9 na yun ah. Unlike sa atin, di ba, na yung pandesal, mga alas 5 ng madaling araw, naglalako na sila. Tapos pag pumunta ka sa bake shop, madami ng mga bagong lutong tinapay. Pero dito, yung maaga sa kanila ay alas 9. Kasi mostly yung mga Koreans, pumupunta sila sa bake shop or sa coffee shop after lunch or yun, merienda, pagkahapon. Hindi sila usually kumakain ng tinapay. Hindi kagaya sa atin na yung tinapay is life. Sasaw-saw sa kape, diba? So, dito kasi hindi. More on fruits. Yung mga Koreans, more on fruits in the morning or tea. Yun. Meron din namang umiinom ng kape, pero most of the time, umiinom sila ng kape pagkatapos nilang kumain, tapos sa hapon, yun, ganun, merienda. So, yun yung usually time na kumakain sila ng tinapay. Ayan. Hindi ko alam anong tawag dito, pero oh my gosh. Ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Meron siyang cream and butter sa loob. Tapos, meron din siyang iba't ibang klase ng nuts. Isa na dito is yung walnut. Is it walnut? Parang oo. Walnut, tsaka eto, hindi ko alam anong nuts to. Basta meron siya iba't ibang klase ng, tatlong klase ng nuts sa loob.
Tapos, sang cream and butter. So, ayan. Masarap siya. Sobrang tamis. And share ko pala sa inyo to, guys. Yung tinanim naming halaman ni Mary Ann, yung kaibigan kong Pinay dito. Ayan siya. So, eto na sila. Nagkandawalaan na yung mga pangalan. Hindi ko na alam kung ano yung mga pangalan. Pag lumaki na lang sila, pag namulaklak na lang. Saka natin ma-check kung alin ba dyan yung... Ay, eto, meron pa ditong nakasiksik na isa eto. Ayan, nagsilabasa na. Pero eto, yung Chinese aster. Baka nahihiya pa yung iba. Eto yung aking orchids. Tapos, meron pala akong kaibigan dito. Eto, si Tortoise. Ayan. Namatay yung asawa niya, guys. Sobrang tanda na kasi nila. Matagal na namin siyang inaalagaan. And eto, parang may sakit siya. So, nilabas ko siya sa aquarium. Nilagay ko muna siya dito. Yung medyo mababaw lang yung tubig. Medyo naging okay na. Kasi namamaga yung mata niya. Tapos, hindi siya makakita. Pero nung nilagay ko siya dito sa mababaw lang, ayan, naging okay na siya. So, medyo matanda na rin siya. Siguro mga 6 years old. Ayan. Kaya siguro ganyan na din yung madami na din siyang nararamdaman. Ito pala, sili pala to. Akala ko halaman. Sili pala yan, my gosh. Wait lang, diligan mo nga. Ilan yung parang mamamatay na siya, no? Ayan o, natutuyo na yung dahon. Sprayan ko lang ng konti. Ayan, kahit ito pang spray. Ayan. Baka kasi malunod. Ito talaga eh, ayaw talaga lumabas eh. Nahihiya. Tawag dun, may nagpapausok. Ayun, may nagpapausok dyan sa labas. Kasi guys, every night, as in, sobrang daming lamok. Dito sa bahay. So, dito yung mga apartments, merong screen. Tingnan nyo to. Ayan. Meron ng screen, diba? Ito. Kita ba? Basta meron siyang screen. Para hindi makapasok yung mga insekto, yung mga lamok. Pero may tendency kasi na pag binuksan yung pintuan, siyempre papasok dito sa bahay. Pag binuksan, pumapasok din yung mga lamok sumasabay sa tao. So, ang ginawa nila, nag-spray sila kanina para sa mga lamok, para mamatay daw yung mga lamok. Kaso nga lang, yung usok parang hindi na maumabot dito sa taas, dun lang sa baba. So, feeling ko, ang mangyayari nito, yung mga lamok, aakyat sila. Lilipad sila paakyat. Kaya ba? Kaya ba nila lumipad paakyat? Parang hindi, no? Pero feeling ko lang, or gagapan sila sa mga, ano, sa mga dingding. Grabe yung imagination ko, no? Pero yun, naisip ko lang, guys. Kasi, di ba, pag in-spray nila sa halaman, lalo na yung mga insekto. So, ayun, baka lang umakyat sila. Eh, yung screen ng bintana namin dun sa may living room, may buta siya. So, ayan, big problem. May trouble tayo mamaya. Sisigaw na naman si Sao or si Chain, "Mommy, there's an insect!" Tuwadari kaya? Chushimeya. Oh, dust. To a floor, very high. Oh, Chushimeya! Mommy, you play cowboy!